Isang Asian Palm Civet o Palm Civet Cat ang ginawang pet ng isa nating kasambahay. Ano bang uri ng hayop ang Civet Cat? Ideal ba itong gawing pet? Panoorin po natin ito. Animal lover ka ba? At coffee drinker? Anong connect? Baka ito na ang pagkakataon mo na mag-alaga ng pet na nagpro-produce lang naman ng pinakamahal at pinakamasarap na kape. Pero mahal at mahirap ba mag-alaga ng civet cat? Remember, it's not a cat. It's a civet cat. Don't get confused. Alamin natin yan kay Ron Jeremy Cruz kasama ang kanyang cute na pet na si Yin at Pochi dito sa Pet Talk. Mapag-usapan pa natin ang tungkol sa cute na Palm Civet Cat. Let's welcome to the program, Mr. Ron Jeremy Cruz of ZNB Exotic. Good morning, good morning. Mr. Ron. At si Pochi, kasama natin mga kasambahay. Magandang umaga po, mga sambahay. Ayan. Sir Ron, ano po ba ang kakaiba sa Civet Cat at nagustuhan niyo po siyang alagaan? Unang-una po, makita niyo sobrang cute naman talaga niya. Uh-oh. So, both physically saka yung personality niya, talagang kakaiba. Ayun. Opo. Ang lilit kasi ng mga kamay at paa niya, maikli, tapos mahaba yung katawan niya. Sobrang cute kasi. So, napaka-jolly nilang gumalaw, tapos napaka-bibo lang. Ayan, napaka-active nila. So, sobrang nakakatuwa talaga. So, si Pochi po ba, ilang taon na po siya? 8 months pa lang pa si Pochi. Wow! Question lang po, Sir Ron. Curious kami, ano po bang kaibahan ng civet cat sa ordinary cat? Actually po, magkaibang family talaga yung dalawa. So, hindi sila related. So, kahit merong cat yung pangalan niya, hindi siya related sa mga felines natin. So, mas related po sila sa mongoose, meerkats, and yung mga bear cats. Pero paano naman po siya yung treatment po, yung pag-aalaga? Mahirap po ba siyang alagaan? Una po, siyempre, ang mga civet cats kasi ay mga nocturnal. Ibig sabihin, sa gabi lang sila gising, sa umaga naman sila tulog. So, yun yung mga part of adjustment na kailangan nating gawin kasi tulog sila sa ano, sa umaga. Tulog ka dapat. Kanina pa po sinakabahan si Joshua kasi parang nangangagat daw. Kung nangangagat ba talaga? In some cases po, yes. Pero kung captivity naman, in captivity, rarely naman sila ang ano, nangangagat. Hindi, baby pa to kasi mabait to, mabait. Baby pa. 8 months pa lang. Parang ayaw mo nga tabihan kanini. Hindi, you know. Touch, diba? Touch na lang. Pero sir, gano'n po kalaki yung ano na, nilalaki pa nila? Actually, may kasama po akong adult ngayon, pero around mga 24 inches sila. 24 inches. Actually, ganito naman, medyo lumalaki, tumataba lang sila ng konti. So parang safe naman po, kumbaga yung kunyabit sa mga aso pa pag naglalaro sila, medyo nangagat sila or nangangal. Sila paano naman po yung, paano sila makipaglaro naman? Actually, ganun din po. So mahilig silang kumagat, sa kumapit. Ayan, katulad niyan. So, harmless naman ng ganyan. In captivity po, harmless naman sila. Hindi nila dinidiinan. Totoo po ba na may ano, na may may rabies daw po ang yes mga... po, actually, totoo yon. So ang mga... Nagalaro na siya. So, ang mga civet cats po kasi ay naapektuhan sila ng mga zoonotic diseases. So, ibig sabihin yung mga sakit na nanggagaling sa hayop, pwedeng matransfer sa tao. Katulad ng mga Pochi, rabies. Pochi, idang ka lang, Pochi. Pakainin natin po. Si Pochi. Okay, try natin. Ayun! Ayan. Bitang Pochi, ang alma ka lang. Ang energy. Magaling mo mag-alaga yan si Ira. Si Pochi, natulog kagabi. Alam na may show mo. Hindi po, offer niya lang. Offer niya lang. Hindi naman po niya ako kakagating. Hindi naman po. Okay na po yung ganito kalaki or malaki po. Yes po, okay lang yan. Takot makagat po. Pochi, oh. Ayun! Very good! Good job! Isang kagat lang, no? Ako din. Ako din. Gano'n po kadami yung nakakain niya na... Actually po, ito, for treats lang namin binibigay. Apo. Pero ang omnivores kasi ang mga civet cats. So, kumakain sila ng animal proteins, tapos yung mga plant-based foods, katulad ng vegetable and fruits. So, pero nagbibigay dito commercially ng mga dog food and cat foods.
Pwede naman po. Yes po, pwede naman po. Pero sir Ron, yung mga civet cat, pwede po ba silang parang magsama-sama sa parang isang enclosure ganyan? Yan po ang hindi. Kasi ang in the wild, ang mga civet cats kasi solitary animals sila. So rarely natin sila makitang dalawa or tatlo. Kasi ang mga civet cats sobrang likot, sobrang kulit. So madali silang mainis sa kapwa nila makulit. So parang nag-away-away sila. Sama-sama. Yung malikot na buntot, kakagatin nila kasi gumagalaw-galaw. So ganun sila. So gusto nila mag-isa lang. Curious din po ako, Sir Ron, kasi nakaka-diet ako ngayon eh. Nag-diet din po ba sila? Ano pong diet ng civet cat? In the wild po, no? Ano yung natural na diet po in the wild? Naturally, sa wild, kumakain sila ng mga chickens, mga rats, small birds, saka small mammals. So kasi mga omnivores sila, pero madalas nilang nag-hunt. So, pero kumakain din sila ng mga seasonal fruits katulad ng mangoes, rambutan, at syempre yung saging, yung paborito nila. Saging. Pero tip sa yung pinapakain niyo po sa kanila, like fresh po 'yon na mga meat? Sa amin po kasi pinaprepare namin sila. So, nagluluto kami ng boiled chicken, tapos squash and carrots for vitamins para healthy sila, hindi namin sila mapataba sobra. Curious lang po kami, Sir Ron, kasi bawa nag-alaga kami ng ganyan. Paano po namin malalaman kung healthy po yung civet cat? Tatanungin natin. Ayun po. Last, katulad nung sinabi ko kanina, pag commercial foods, tumataba kasi sila sobra. So, yun ang magiging problems in captivity kasi nag-e-enjoy tayo magpakain sa kanila eh. So, tumataba sila ng sobra. So, kailangan dapat hindi sila mataba. Firm lang yung katawan nila. So, kung makita nyo kasi active talaga ang mga civet cats, so, kailangan mag-provide natin yun. Nice! At sa mga civet naman po ba, kailangan po ba nilang nag-groom din sila? Kasi tulad ng mga ibang mga alaga, kunyari mga domesticated na mga aso, kailangan po ba ginugroom din sila? Ang mga civet cats kasi, meron silang scent organs. Mm-hmm. So, kung makita nyo, nagmamarking sila ng territory. Kaya hindi siya advisable, paliguan ng paliguan. Siguro once a month. Pero yung kuko niya, kasi napakabilis tumubo. So, every 4 days lang, ang tatalim na naman niya. Every 4 days? So, parang ginugupitan niyo po lagi? Yes po. So, weekly dapat gugupitan mo siya. Pero Sir Ron, question lang, paano po sila natitrain? Meron po ba silang... Ayan! Sige na, Pochi! Good morning sa'yo! Pochi! Yay! Yeah. Pero pwede po ba naman tanungin, ano naman po yung naidudulot sa inyo nung pag-aalaga ng civet cat? Yan. Una po kasi, I'm working ako sa morning. So, bagay na bagay ito sa lifestyle ko na nocturnal sila. Nocturnal? Yes po. So, pag-uwi ko galing office, syempre pagod ka. Tapos abot na mong gising yung mga pets mo at active sila. So, nakakatanggal talaga sila ng stress. Pero meron pa po tayong isang kasama, yes no? Si Yin! Ayan, Yin, labas ka na! Nagtago na yung kasama. Parang kay Joshua yan dadapo this time. Magkapatid po ba sila? Actually, no po. Cute, you're so cute, you're so funny. Mas malaki lang siya talaga. Ayan, laki na niya. Ay, iba yung color niya. May saging. Ilang taon na po yan, sir? Ito po si Yin ay 3 years old na siya. Matanda na po. And ito yung male. Ito lang, ito na. Nakaka-recognize po ba siya ng pangalan niya? Yes po, pag tinatawag naman namin sila, tumitingin sila, pero not to the point na mga social dogs, yung pag tinawag mo, lalapit sila, or ganun. Yin, alam lang. Nagpapalaman rin po kayo mag-breed, kung baka magbenta rin po ng mga... Yes po. Sa activity kasi, ano, mga 1 or 2 lang yung anak nila. So, medyo mabagal talaga silang paramihin. Kailangan po ba ng license kapag mag-aalaga nito or kaya magbebenta ng... Yes po, sa all exotic pets naman. So, kailangan natin ng permits. Permit, so, kailangan natin i-register sa DNR. At syempre, siguraduhin natin legal yung pang bibilan natin. So, wag na wag po tayo kukuha ng civet cat sa wild.
Okay. Sir Ron, para naman po sa mga kasangbahay natin na gusto mag-alaga ng civet cat, ano naman po ang maipapayo nyo sa kanila? Unang-una po, syempre maghanap muna kayo ng mga literatures, mag-research kayo about civet cats. Kasi hindi pa sila ganun katagal nagiging pets. So, tapos, kung bibili kayo ng mga civet cats, siguraduhin nyo pong legal source. Hindi sila kinuha sa wild. Mm-hmm. Tapos, syempre, i-register nyo. Tama yan. Gutom pa siya. Ayan, gutom po. Ang cute-cute, no? Ang cute. Galing, oh. Tinira niya yung balat. Matalino. Ang galing. Siyin to, siyin. Pochi. Pero, sir, ang lifespan naman po ng mga civet cat, gano'ng kahaba naman po sila, ang lifespan nila? So, ang lifespan ng mga civet cats, parang aso or pusa, around 12 to 15 years. May mga cases na mas mahaba, pero sa captivity na yun. Sila wild kasi around 12 years lang sila. Mas mababa. May mga special skills po ba sila na nagagawa? Not trained. Meron na sila mga kakaibang personality, saka gestures na sa kanila lang makikita. So, pag natutulog sila, parang sinampay mo lang talaga, yung parang wala silang carefree sila. So, pag natutulog sila, wala silang pakialam ano mangyari. Yeah. So, dalawa lang po talaga alaga nyo na Actually, meron pa po sa mga, sa bahay namin, sa facility, meron din po. So, related po ba sila, si Pochi at Ashia? Yes po, actually family related sila. Pero ibang gene kasi si Pochi, so ang tawag sa kanya ay mosaic. Ito naman po yung normal, yung nakikita sa wild. Paano naman po malalaman yung gender pala nila? Cats and dogs po, nakikita naman yung mga yan genders nila. Yan lang, nagat na yung buho ko. Pwede nyo siya ako kalagat ng banana. Ito na nga, sabi, ano yun? Pochi, buho ko, Pochi. Pochi. Naamoy niya siguro amoy saging na yung buho ko. Amoy saging. Hindi naman banana flavored shampoo ko. Asan na si Pochi? Ayun, sa Pochi! Pochi! Ayun nga! Pochi, ito. Meow, meow! Pero sir, aside po sa pag-aalaga ng mga civet cats, ano po bang pinagkakabalahan po ninyo? Actually, marami tayong mga exotic pets, lagat ng mga iba-ibang reptiles, pati birds. Pero ang tumatatak talaga itong mga mini mammals ko na civet cats. Paano po dun sa mga gustong humingi sa inyo ng advice, sir? Saan po ba nila kayo pwedeng makontakt? Social media? Paano po? Okay po, search nyo lang po yung ZNB Exotic sa Facebook at i-message nyo lang po ako any questions or kung gusto nyo mag-alaga ng mga civet cats or other exotic pets, pwede nyo lang po akong tanungin at kung paano ako makakatulong. Yes, humingi tayo ng mga advice sa mga talagang legit na nag-aalaga ng mga exotic. Mas hindi yung basta-basta na lang tayo bibili. Kasi syempre, mas ayos din po mag-alaga ng mga ganito. Close na kami masyadong. Malakas ang loob! O, diba? Gusto niya kay Ira talaga, no? Si Pod. O, kita mo na? Magka-color daw kasi siya. Saka kayong damit ni Ira. Para mag-blend siya. Love team yarn. Okay. Tas ng energy. Yan mga sabay, yan po ang ating mga civet cats ngayong umaga. Thank you for joining us today, Sir Ron. At salamat po sa pagpapakilala mo sa amin ng inyong mga cute na alagang civet cats. Pochi! Ah, Joshua! Pwede nyo siya lang. Oh, di ba? Oh.